Okay guys, ito na yung mga ingredients natin sa pagluluto ng bibingka na gamit lang ang kawali. Ayan, saka lang natin lulutuhin. Meron tayong 2 cups of glutinous rice. And then half cup of evaporate milk. And then meron tayong condensed milk, half of cup din. And then meron tayong grated cheese and isang itlog na maalat. At of course, meron tayong gata. And at lalagyan natin siya ng ano, fresh langka na binukayo ko. Ayan, yan ang ating mga ingredients para sa pagluto ng bibingka. Okay guys, ayan. So, start na tayo. First, yung ating evaporate milk. Mix natin lahat. And then, meron tayong condensed milk. Condensed and evaporate. Lagay natin ito na ako. Coco Mama. Okay, try natin siya ng ayan, 1 cup. Mix. No need lagyan ng sugar guys dahil malat, ano, matamis na yung ano natin. Mix natin yung dahan-dahan natin siya nimimix ang ating glutinous rice sa ating liquid flavor, ano, ingredients. Ayan. Dahan-dahan lang. Hanggang sa mamix lahat. Okay. Ayan. Ayan. Dahan-dahan. Lagay na natin ang ating ano, langka. Ayan. So, fresh na fresh. Kakagawa ko lang ng ano. Ayan. Pwede natin siyang dinlagyan ng buko, guys. So, wala akong buko. Hindi ako nakabili. Ayan. And then, lagyan natin ng cheese. Ayan. Pwede natin lagyan din on top later. Ayan, pakikita ko. Mix lang ng mix. Ayan. So, pwede na natin siyang ilagay sa ating kawali for a while. Moments later. Okay guys, lagay na natin siya sa kawali. I think dahil maliit siyang kawali ko, ilalagay ko siya, lutuin ko siya ng dalawang beses kasi medyo makapal siya kung lutuin natin isang beses. Ayan. Pwede natin lutuin ng dalawang beses ito. Para maluto siya at madali siyang maluto. Okay? Ayan. Sumabot pa ang ating langka. Ayan. So, ilagay natin yung design natin sa babaw yung ano, yung ating ayan. Gawin natin ano, ayan. Para later, meron din yung isa. And then, lagyan natin siya ng konting cheese. Ano yung ano ko, ayan. Lagyan natin siya ng cheese. At takpan natin guys at lagay natin sa kawali, okay? Ayan, ganyan lang. Ginawa ko siyang dalawang beses na lutuin dahil para hindi siya makapal. Ayan, lagay na natin sa kawali. Okay guys, ayan. Inulutuin na natin sa kalan. Takpan natin siya ng dahong saging. Ayan. At inayin natin yung apoy. Siya sa loob. Ayan, yung apoy lang guys. Hintayin natin hanggang siya maluto. Ayan. Sana maging success ang ating lulutuhin ngayon. Ano na naman? First time again na naman ang ating pagluluto. Ayan. Isay ka lang tayo or merienda. Ayan. Wait natin for a while. A few moments later. Okay, ayan guys. So, luto na siya sa ano? Luto na siya sa iba guys. Ayan. Luto na siya sa baba. So, i-need natin siya i-ano, baligtarin para maluto siya. Ayan. Wow! And then, takpan natin siya ulit. And then, ayan
Maghihintay pa tayo ng mga ilang minuto. Ayan, lumundag yung ano. Okay. Hintayin natin siya mga few minutes na lang, siguro luto na siya. A few minutes later. Guys, oh, tignan nyo, success ang ating luto. Ayan. Luto ng ating bibingka na linuto natin siya sa kawali. Ayan. At matikman nga natin, masisintensyon natin maya-maya kung ano ang lasa ng ating bibingka na linuto. Tignan natin yung texture niya. Ayan. Ayan guys, oh. Hiniwa ko siya. I think siguro nagkamali ako. Okay na yung kapal niya. Or ano, hindi ako nagkamali. Tama lang. Ang dalawang beses ko siyang niluto. Ayan o. Pwede mo siyang maiwa. Napaka-special. Ayan. So, no ulit nang gumamit ng uling or ano, kahit sa kawali lang, pwede nating lutuin. Hindi, wow. Ayan. So, naging success ang ating bibingka, which na hindi very special, pero pang ano lang yan, pang bahay na kung gusto natin kumahin. Simpleng-simpleng gawin, guys. Simpleng-simple lang gawin. Kaya-kaya natin. Ayan. Sana nagustuhan nyo ang aking bagong recipe, bagong invento. Ayan. Don't forget to subscribe Renel Santos. Like and share. Ayan. Thank you very much. And all, thank you sa always nyong support. Bye-bye. Love you, love you, love you. Ah!